again. For today, gawin natin yung 15 facts about me. 15 facts, as in facts, spells F-A-C-T, not F-O-X, not F-U-C-T. Okay? So, gawin natin to kasi I've been watching a lot of vlogs and they're doing this one. So, I'll try to answer some of the questions listed here on my pod. So, first one is, what is your full name? Okay, so, my full name is very short, okay? So, it's, my first name is Christine Everett. My middle name is Domingo and my last name is Mendoza. So, maikli lang siya, diba? Kaya nung maliit pa ako, medyo ang saya-saya ko pagka pinasulat ng teacher yung buong pangalan sa paper. Syempre, yung mga classmate ko, ang ikli naman pangalan nila. JC, AJ, di ba? Yung mga ganun. Ang ikli lang, samantalang yung pangalan ko, Christine Everett Domingo Mendoza. Kaya minsan, dati sinusulat ko talaga yung Domingo. Ewan ko ba? Kasi para ma-practice ko yun, pero syempre, okay na rin naman. Kasi at least kahit papano, mabilis akong natutong magsulat, saka yung mag-spell. Kasi madaming letters dun sa pangalan. Madaming letters sa pangalan ko. So, na-memorize ko kagad siya. Kasi mahaba nga eh. Sobrang haba ng pangalan mo. Tapos, lagi mo siyang sinusulat sa papel. So, ayun. Kaya, okay din naman. So, yung number two, fears. Okay? Ano ba yung pinakapakita ko? So, syempre, natatakot ako. Unang-una, natatakot akong mamatay. Siguro kahit na sabihin mo na ready-ready ka na at wala ka namang ginagawang masama sa mundong ito, napakabuti mong tao, siguro kahit papaano mararamdaman mo pa rin na natatakot kang mamatay. Iyon, takot akong mamatay. Kasi nga, syempre, ang tagal ko na dito. Tapos, I have a chance to spend time with my family, with my kids, 2018. So, I was with them for a year. Pero yun na siguro yung pinakamatagal ko na nakasama ko sila. Iyon, before mag-COVID, nakabalik ako ng Vietnam noon. Sa Vietnam na ako inabot ng COVID noon. So, iyon. Kaya, ayaw pang mamatay. Kasi, gusto pa silang makasama. Gusto ko pang makasama yung parents ko. Gusto ko pang makasama yung mga anak ko. Saka, mali mo, magkaanak pa sila, di ba? Gusto pa rin makita yung mga apo ko. Pero, ayaw pang magkaapo. Ha, ayaw pang magkaapo. Number three, things I love. Okay, so things I love, gusto ko lang talagang kumanta. Gusto kong kumanta at saka kumanta. Minsan, there's a time na napapagod ka, sabi mo ayoko nang kumanta, pero nahanap mo pa rin eh, alam mo yun. Kasi before, dahil ang tagal ko nang kumakanta, tapos sabi ko sa sarili ko na ayoko na kumanta kasi hindi naman ako bata, I'm not getting any younger anymore. So sabi ko magsisettle down ako sa Pilipinas. Sabi ko iba na lang tatrabawin ko. Pero alam mo, after few months, namimiss mo eh, parang nahanap ng katawan mo, parang passion ko yun. Yun lang, gusto ko lang, yun yung isa sa gusto ko. Gusto kong kumanta. Kaso nga, wala nga akong choice ngayon. Kasi nga, wala namang makantahan dahil nga COVID, no? Social distancing. Kaya yun, yung number three. So yung number four, things that turns you on. Siyempre, kapag sapang dalaga to yun. Sapang dalaga. Ano kasi teacher suit lang ako eh. Tama-tama itong tanong na to eh. Things that turn you on. Siyempre yung madaling mag...
mataturn on ka naman talaga kapag yung tao mabait. Saka yung napaka-genuine yung pinapakita niya sa'yo. Kapag yung tao, isang tao sa'yo napaka-bait. At saka, nararamdaman mo talaga eh, yung pag-sincere siya sa pagtulong sa'yo. Ay! Mabait siya. Yun, nakaka-turn on yung ganun. Yun. Saka yung inalagaan ka, yun yung madalas makaturn on sa akin. Tapos yung number 5, things that turns you off. Okay, so, siguro, yung taong ano, yung taong plastic. Yun, ayoko ng tao na napaka-plastic. Kasi ako yung tao na kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung gusto kong sabihin, sasabihin ko talaga, no matter what happened, kahit na ano pa yan, sasabihin ko talaga kung ano ka, kung ano yung nararamdaman ko sa'yo. At saka, malalaman mo, mabilis mo akong malaman kung gusto kita o hindi. Kasi kapag ayaw kita, iiwasan kita eh. Ayaw kitang kasama. Pero pag gusto kita, kahit na kasang lupalop ka pa, kahit na pag ginagawa ko, titigil ko yan para lang makasama ka. So, ganun ako. Kaya ang gusto ko, yung tao, gusto ko hindi rin siya plastic. Gusto ko, totoo siya. Pag galit siya, pakita niya sa akin na galit siya. Hindi yung malalaman ko pa sa ibang tao na galit siya sa akin. At saka, iyon, ayoko nang madaming naririnig behind my back. Kasi, iyon nga, ayoko nang ganun klaseng tao. Nakaka-turn off. Kahit sa friendship or sa relationship, nakaka-turn off. Tapos yung number 6, how many children do you have? I have 4 children. Okay, so I have 3 daughters and 1 son. So yung tatlo kong, my 3 daughters, they are all teachers. At sila, nagtuturo na sa school. Yung bunso kong anak, yun yung lalaki. Nag-aaral pa siya, college. So, yun nga, medyo natigil nga dahil nga dito sa COVID na to. Yun, 4 yung anak ko. Basta yun, 4 yung anak ko. Tapos, number 7, something I really, really want. Okay, ang something I really, really want, siguro yung makita ko lang na maging maayos lang yung buhay ng anak ko. Yung talagang, yung okay na sila. Yun, yung okay na sila, pati yung makita ko lang na okay na sila sa buhay nila, stable na sila. Saka yung ano, yung nanay at tatay ko. Gusto ko nasa ayos sila. Shit! Parang nakakayak ba? Hindi naman. Yun. Yun yung gusto ko. Tapos, yung number 8, current relationship status. Okay, so syempre, lagi ko naman itong nilalagay. Lagi naman kasing complicated yung status ko. kahit na masayang-masaya, complicated pa rin. Hindi na yata siguro magiging normal ko. Una-una, napakamahal ng annulment. At saka wala naman sa bokabularyo ko na ano na magpakasal uli. So hindi na rin kailangan ng annulment pa. Kasi hindi naman kailangan ng ano eh. Basta yung status ng relationship ko, lagi lang siyang complicated. Hindi siya pwedeng maging normal kasi abnormal nga ako. Kasi yung meron kasi akong prinsipyo sa buhay. Bago ko ang hinahanap ko kasing tao, yung tao na tatanggapin yung mga anak ko, yung pamilya ko, ganun. Hindi ako talaga yung naghahanap ng yung para lang sa akin, yung sa akin lang. Ano ako eh, dahil nga single mama ko, ako yung klase ng nanay na iniisip ko muna yung future ng magiging anak ko. Pagkasama, nakasama ko tong tao na to. Hindi ako, basta gusto ko lang
yung anak ko, safe sila. Mabibigyan sila ng magandang future. Ganun. Kasi, syempre, kung mahal niya yung mga anak ko, pamahalin ko rin siya. Kasi, yun yung mahal ko eh. Diba, ganun naman dapat. Pagmahal mo yung isang tao, kung sino yung mga mahal niya, mamahalin. Ganun naman yun. Tapos, number 9, things that upset me. Okay, so yung things that upset me, madami eh. Pero, syempre, unang-una yung nakaka-upset talaga sa akin. Hindi ko alam eh. Things that upset me, siguro pag binetrayed ako, pagka yung, ang sakit-sakit nun, pagka yung niloko ka, pag nalaman mo na niloko ka, or trinaydor ka, siguro kahit sino naman, yun yung, siguro yun yung things that makes me upset. Pagka niloko ka ng isang tao, pagka yung pakita sa'yo, okay, tapos hindi man pala, ganun. Tapos, number 10, things that make me happy. Okay, things that makes me happy, shopping. Kapag nag-shopping ako, pag, kahit window shopping lang, kahit hindi ako namimili, kahit na bibiling ko lang sa mall, isang pirasong toothbrush lang, basta nag-window shopping, kahit ano lang, kahit isa lang ang bibili mo talaga, gusto ko lang yung naglalakad, gusto ko lang yung nakikita yung kung ano yung bago, gusto ko yung nag-window shopping. Syempre, pag may pera, mas okay yun, di ba? Pag may pera ka, mag-shopping ka. Pag wala, wag window shopping ka. Things that makes me happy. Yun. Kasi kasama na dun yung gala eh, syempre, di ba? Kapag yung namimili ka, pag nag-window shopping ka or namimili ka, kasama na din yung lakad-lakad dahil tayo pang mga girls, tayo pang mga babae. Kapag isa nga lang ang bibili natin eh, isang oras na rin tayo sa mall, di ba? Ganun yun. Tapos, number 11, confession. Okay, so, ano bang pwede kong i-confess sa inyo? Siguro yung, pwede ko i-confess siguro yung pagiging minsan yung akala mong masaya. Kasi ako sa totoo lang, akala talaga nila sa akin, talagang ang brave ko talaga, strong ko. Ganun. Pero hindi nila alam. Syempre, alam mo yun, mahirap kasi eh. Ang hirap, lalo na pagka single mom ka. Tapos malayo ka, tapos hindi pa maayos yung relationship mo. Alam mo yun, yung kailangan lagi kang strong. So, yun. Gusto ko lang i-confess, shit, ano ba yan? Ganito pala tong 15 packs na to. Dapat hindi na lang tong question na to eh. Yun, syempre, kung akala nila strong ka pero hindi ka naman strong, pinipilit mo lang na kaya mo lahat, pero hindi naman. Ang hirap lang, di ba? Pero, okay pa din, kasi kapag ka natapos mo na naman yung ano, yung nakabukon ka na dun sa stage na yon, masaya naman. Masaya din naman. Pero, iyan nga, dahil pinipilit mong maging strong sa harapan nila, hanggang sa naging okay ka na, nare-realize mo at the end of the day, strong ka nga. So, strong ka pa rin, di ba? So, bottom line, strong ka pa din. Kahit na pinipilit mo maging strong sa harapan ng ibang tao, lalong-lalo na sa family mo, sa friends mo, lalong-lalo naman sa kaaway mo. Syempre, ayaw mo naman na makita ka. Siguro palitan natin yung word na kaaway. Lalong-lalo na siguro sa mga tao na may mga galit sa'yo. Yun. Siyempre, kailangan pakita mo sa kanila na strong ka. Kahit na hindi, kahit na nahihirapan ka na, kahit nahirap ka na sa buhay mo.
kahit na gustong-gusto mo na talagang sumuko, na kahit na ayaw mo na talagang lumabas kasi gusto mo lang maglak ka lang sa loob ng kwarto kasi gusto mo lang umiyak ng umiyak doon. Ganun, tapos alam mo yun, sarilin mo yung galit mo, yung takot mo, yung gustong-gusto mo nang sumuko, pero yun, diba, niloloko mo sila, pinapakita mo sa kanila na strong ka talaga kahit na ang hirap-hirap. Pero okay pa rin naman kasi at the end of the day, kahit na nagpapanggap ka lang, pagka natapos na rin lahat, iyan pa rin yung nagpapatatag sa'yo eh. So, nagiging strong ka pa rin. So, iyan yun. Tapos yung number 12, favorite animal. Animal talaga, no? Hindi na lang kasi dapat favorite pet. Siyempre, obviously, no, yung favorite pet ko si Nishi, dog yun, dog. Nishi! Siyempre, si Nishi yung favorite ko. Alika, come here. Ayan, ito siya. Oo. Dapat pa bang, kailangan pa bang i-memorize siya? Actually, sa Pilipinas, meron akong tatlong Doberman doon. Isa pa kayo na. Doberman daw, oh. Ang laki-laki nila. Yung isa namatay na, hindi niya kinayanan. Mabuti na nga lang siya, patay na siya, kasi hindi na niya na naranasan ng COVID. Tayo buhay pa. Siyempre na nagdudusa pa tayo sa COVID. Pero yun, favorite animal ko. Favorite pet ko, siyempre, dog, puppy. Ito yung baby ko ngayon. Tapos, one thing I've lied about. Parang wala naman akong ano. Siguro yung ano. Parang ang hirap namang sagutin ito. One thing I lied about. Okay, siguro yung ano, pagka yung mahal mo pa yung isang tao, tapos kagaya nun, kakatapos ko lang sa relationship, diba, kakatapos lang ng relationship ko. Matagal din kasi yun. So, syempre, kahit na, ano, nagsisinungaling ka pa rin sa sarili mo na move on ka na, pero kahit na anong tulip na sabihin mo na move on ka, pero na dumadating talaga yung time na, syempre, naalala mo yung mga pinagsamahan nyo. Yun. Pero yun lang, ganun lang yun. Wala nang ibang, ano pa, wala, hindi na big deal yun. Eh, yun nga eh, yun yung tanong eh. One thing, walaan man ako masagot eh. Eh, yun lang yung pwede kong i-relate dun eh. Oo, yun na yun. Basta yun. Yung, minsan sinasabi mo na okay ka na, move on ka na, pero minsan talaga dumadating lang yung time na nami-miss mo lang. Kasi, syempre, siguro sa tagal na pinagsamahan nyo, siguro mga kahit sino, hindi lang naman ako, diba? Tapos yung, number 14, most embarrassing moment. Ano ba yung most embarrassing moment ko, Nishi? Siguro sa sobrang dami na maalala. Embarrassing moment. Shucks, oo, meron. Pero nakakatawa na lang din kasi siya. Before kasi meron akong friend na Les. Tapos nagpabili kasi siya na ako ng vibrator. Ng dildo. That time, nasa Vietnam kasi ako noon. Tapos nagbakasyon ako sa Pilipinas. Bumili ako ng dildo para sa kanya. Siyempre, nasa Pilipinas ako, siyempre, pinili ko pa yung pinakamalaki, no? Tsaka, parang ang masaya, di ba? O, mas mahal nga yun eh, kasi dagdagan ko pa yung pera ko. Kasi gusto ko nga, parang gift ko na lang din sa kanya. Yun. Tapos, ang nangyari, nung binili nga namin yun sa Makati, sa may Green Hills nga, yan. Tapos, Makati ba? Green Hills ba yun? Parang tanga, walang alam sa Pilipinas eh. Basta yun, sa Green Hills, nagpasama ako dun sa friend ko, kay Ruby.
Yan, pasama ako dyan. Pinili namin yung pinaka pinakamahaba, yung pinaka pinakatalonggis. Parang gift ko na rin yun dun sa friend ko. Ano rin yun? Ngayon, eto na. Pagdating ng airport, dun na lang sa may, ano, sa may scan. Liniskan na yung mga bagay. Napabalik na ako ng Vietnam. Nakita nila. Parang ano, parang shape niya kasi. Parang baril. Kasi nakalagay sa box yun. So, ayun. Pag ano nila, yung sabi nung ano, sa custom, open daw, sabi ng Vietnamese, open. Sabi ko, ha? Eh, pagtingin ko yung sa kasunod ko, yung kasunod ko sa pila, madre. Tatlong madre. Eh, syempre, alam ko kung ano yun. Kaya ayaw kong pabuksan. Sabi ko, ha? Why do I have to open that? Sabi niya. Tapos sabi niya, okay, I will open, but over there, not here. Tapos sabi niya, no, here, open here. Syempre, yan niya talaga. Yung kasunod ko nga, madre, di ba? Kamusta naman? Pag meron sa dulo, tapos makikita ko lang, vibrator yun. Siyempre, hugis ano yun? Hugis ano yun? Alam mo na, hugis talong yun. O siyempre, edi ano, edi binuksan ko. Pagbukas, ito na dyan sabi ko sa, ano, sa custom, that's not mine, that's for my friend. She asked me to buy that for her, it's not for me. Siyempre, nag-tensi ko na doon. Nakakatawa, nakakahiya na nakakainis kasi nagagalit ako dahil nung time na yon, hindi naman dapat ganun kahigpit dun sa Vietnam, pero syempre, bakit bawal ipasok yun, di ba? Eh, nunagin ako eh, dami nung nagtitinda ng mga video na, ano, mga bolt sa karsada. So, bakit bawal yun? So, yun, nagagalit ako, bakit bawal yun? Kasi sabi niya, confiscate daw nila. Sabi ko, bakit mo kukunin yan? Sabi ko, ganun yung video. At saka mahal nga, di ba? Kaya pinagdagal ko nga yung pera niya. Kasi nga parang gift ko na nga din sa kanya. Ayun, sabi niya, pagka daw hindi ko daw ibinigay, magmumulta daw ako ng, ano, ng 4 million. 4 million, $200 yun. Sabi ko, eh di, syempre, tinawagan ko yung ex-boyfriend ko, no? Sigon, blah. Sabi niya, bayaan ko na lang daw, ibigay ko na lang daw, bakit daw ayaw kong ibigay? Sabi ko, kasi, hindi naman sa akin yun eh, saka dinagdagan ko yung pera niya. Syempre, mahal yun, tapos ibigay ko na lang daw, bayaan ko na lang daw, kaysa daw hindi pa ako makapasok ng Vietnam. So, iyon nga, iyon yung most embarrassing moment ko. Hindi ko talaga makakalimutan. Tapos, sa number 15, syempre ito na yung last but not the least. Ito yung something I'm talented at. Okay, so I can consider na yun nga yung talent ko is dumaldal. Kumanta. Although, syempre, dispalinghado na yung boses ko. Tagay ko na kasi kumakanta eh, syempre. Pag ikaw ba, ngawa ka ng ngawa, lagi ka lang umangawa. Saka, alam mo yun, gasgas na yung boses mo, lagi kang kumakanta. Tapos, lagi pa akong umiinom ng malamig. Di mo na may iwasan, di ba? Yun. Pero, yun yung ano ko, yun siguro yung talent ko. At saka madami akong talent eh. Madami. Ang galing ko nga magtubo. Diyos ko, hello. Parang ang ano, great pretender ka nga, di ba? Madaming talent. Basta Pilipino, maraming alam. Pero syempre, kasama na din yung pagkanta. Kasi yun talaga yung nagagamit ko sa pagtatrabaho ko. Yung pagkanta, saka yung pagtuturo. Kasi talent ko yan. Kaya kong magturo. Kahit na hindi ako graduate ng Bachelor of Education, kaya kong magturo. So, yun lang muna yung may share ko sa inyo. Kasi pagka sumobra pa dun, baka sobra nyo na ako makilala. Pagka nakita nyo ako, tiradurin nyo na ako. Yun lang para sa ngayon. For now, yun na lang muna yung may share ko. Kasi baka mamaya, kapag sobra nakilala nyo ako, sabi nyo, ay, grabe lang pala nito, napakasama nung ugali. Syempre, pagka masyado mo na akong kilala, hindi na 15 facts about me yun.
Eh, dapat ang question na nun, madami na, madaming question na yun. Eh, kaso nga, 15 nga lang yung dapat mong i-share, di ba? Tapos, nag-inerte na nga ako dito, eh. Hindi ka pa mag-asal. Well, yun. Yun na lang po sa ngayon. Tapos, sa susunod ulit, salamat sa pag-stay. At sana, natuwa kayo kahit pa paano nakilala nyo ako. And sana, hopefully soon, para sa mga hindi ko pa kakilala, sa mga nagpa-follow sa akin, nag-subscribe, sana soon, magkakilala din tayo. Saka salamat sa mga nanonood, sa mga subscriber. At kung hindi ka pa nagsasubscribe, mag-subscribe ka na. Click mo yung like, tapos i-hit mo yung notification bell para naman mapapanood mo kung ano yung mga bago na video na ina-upload ko. Syempre, dapat mag-subscribe ka muna. Ayun lang muna para sa ngayon. Bye-bye! Thanks for watching!